kwento ng munting sirena. Sa kailalima ng dagat, may isang malaking mundo na walang sino man ang nakakaalam. Mga higanteng balyena, masasayang lumba-lumba, mga hayop na kakulay ng bahaghari, sa pinakailalim kung saan hindi nasisinaga ng liwanag, mayroong isang kaharian na ang mga taga rito ay naninirahan ng payapa kasama ang iba pang mga nilalang sa dagat. Nakatira ang hari ng dagat sa kastilyo, kasama ang kanyang ina at anim na anak na babae. Pinamumunuan niya ang karagatan. Mahal na mahal ng hari ng dagat ang kanyang mga anak na babae. Ang kanyang pinakamalaking takot ay baka balang araw ay masaktan sila ng mga taong nakatira sa itaas ng dagat. Kaya pinagbawalan niyang lumabas ang mga anak na bata pa. Ang mga taong nakatira sa itaas ng dagat sa kalupaan ay masasama. Bakit sila masama, tatay? Tanong ng munting sirena. Dahil ang mga tao ay nagtatapon ng dumi sa dagat at pinapatay ang lahat ng buhay na naroroon. Naging interesado ang munting sirena sa buhay sa lupa, lalo na sa mga tao. Ang mga kwento ng kanyang mga kapatid at mga payo ng kanyang lola ay hindi sapat sa kanya. Ngunit makakalabas lamang siya ng kaharian kapag lumaki na siya sa tamang edad at kapag iginawad na sa kanya ang korona. Nakatingin lang ang munting sirena sa mga ate niya sa tuwing lumalangoy sila papalayo. Kaya nag-isip siya kung paano makakalabas. Kasama ang kaibigan na lumba-lumba, pinuntahan niya ang balyena na si Himrom dahil maaaring maglabas-masok si Himrom sa tuwing gugustuhin niya. Nilahad niya kay Himrom ang kanyang plano. Nung una, hindi sumang-ayon sa kanya si Himrom dahil takot siya sa hari. Ngunit naawa siya sa munting sirena, kaya nagpa siya ng tumulong. Ang malaking asul na balyena at ang lumba-lumba ay nakarating sa pintuang bayan ng kaharian. Pagkakita kay Himrom, binuksan kaagad ng mga gwardya ang mga pintuan. Madaling nakalabas ang magkaibigan. Nang makalayo sila, binuksan ni Himrom ang kanyang higanting bibig at pinalabas ang munting sirena. Lumangoy sila paitaas ng dagat. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ng sirena ang simoy ng hangin at nakita niya ang asul na kalangitan. Kahanga-hanga! Sa sandaling iyon, nakarinig siya ng musika. Napansin niya na galing iyon sa isang barko na medyo malayo sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na makakita siya ng isang barko. Barko yan, di ba? Tara! Babalaan sana siya ng kaibigang lumba-lumba na huwag lalapit, ngunit nawala na siya kaagad. Mabilis siyang lumangoy patungo sa barko. Ang barko ay pagmamay-ari ng hari. Ipinaghanda ng hari ang kaarawan ng kanyang anak. Nais niyang makapag-asawa ang prinsipe sa lalong madaling panahon. Kaya naman may panauhin silang mga prinsesa. Isa siyang prinsipe, pero isa siyang tao. Babala ng lumba-lumba. Gamit ang kanyang magandang tinig, sinabayan niya ang himig na tinutugtog ng prinsipe sa plauta. Narinig ng prinsipe ang kanyang kaibig-ibig na tinig at napatingin siya sa paligid. Ingat ka, munting sirena! Baka makita ka nila! Babala ng lumba-lumba. Tumalon agad sa tubig ang munting sirena at nagtago. Samantala sa ilalim ng dagat, isang mangkukulam ng dagat ang nanonood sa nangyayari mula sa kanyang kristal na bola.
Sa wakas, ito na ang hinihintay ko. Ang anak ng hari ng dagat at isang tao. Sa aking kapangyarihan, magkaroon ng bagyo, malakas na hangin at mga kulog. Sa sumpa ng bruha, lumitaw ang mga higanting alon at ang barko ng prinsipe ay nagsimulang umanod patungo sa mga bato. Labis na nag-alala ang munting sirena. Mawawasak ang barko at lulubog. Kailangan natin sila tulungan. Sumisid ang munting sirena at sinundan ang lumulubog na barko. Lumangoy siya sa gitna ng naglulutangang sira ng barko. Una niyang natagpuan ang plauta ng prinsipe. Pagkatapos ay nakita niya ang prinsipe. Wala ng malay at lumulubog sa dagat. Agad niya itong inahon sa tubig at dinala sa dalampasigan. Gumising ka! Pakiusap! Gumising ka! Unti-unting nabawi ng prinsipe ang kamalayan at iminulat ang mga mata. Buhay ka! Nang marinig ang tumatahol na aso, bigla niyang napagtanto kung nasaan siya. Kaya bumalik siya sa tubig at naiwan ang prinsipe. Dumating ang isa sa mga tauhan ng prinsipe at isang prinsesa. Isang babae ang nagligtas sa akin mula sa pagkalunod. Pamilyar ang boses niya. Parang narinig ko na dati. Ito ang pinakamagandang boses. Lumangoy na pauwi sa kaharian ang munting sirena. Habang hawak ang plauta, hindi niya maalis sa isip ang prinsipe. Sa sandaling iyon, pumasok ang haring ama at nakita ang plauta sa kamay ng sirena. Agad niyang nakilala na gawa ito ng tao. Mayroon tayong mga patakaran at inaasahan kong susundin ng lahat, lalo na ng aking mga anak. Totoo bang nailigtas mo ang isang tao mula sa pagkalunod? Opo, dahil kung hindi ay mamamatay siya, sagot ng munting sirena. Tama na, ang mga tao ay nagdadala ng kapahamakan. Ipinagbabawal ko ang ugnayan sa pagitan ng mundo ng dagat at mundo ng tao. Galit na lumabas ang hari sa pintuan, ngunit wala pa rin balak sumuko ang munting sirena. Pinuntahan niya ang bruha ng dagat at humingi ng tulong. Pumayag itong tulungan siya, ngunit bilang kapalit ay may nais siya na isang bagay. Isang bagay na napakahalaga. Igagawa kita ng gamot na magpapabago sa iyo. Magiging tao ka. Magagawa mong maglakad at magsayaw sa iyong dalawang paa. At bilang kapalit, kukunin ko ang iyong boses. Ang boses ko? Pero kung wala akong boses... Sumuko ang munting sirena sa tuntunin ng bruha dahil talagang handa siyang gumawa ng kahit ano makita lang muli ang prinsipe. Tandaan mo, dapat mong paibigin ang prinsipe sa loob ng 3 araw. Dahil kung hindi, sa bukang liwayway ng 4th na araw, babalik ka sa pagiging sirena at kakalimutan na ang prinsipe magpakailanman. At sa babala na iyon, ininom ng sirena ang gamot. Lumangoy na ang munting sirena paitaas ng dagat at unti-unti siyang nagbagong anyo. Naglaho ang buntot niya at napalitan ng 2 mga binti. Sa tulong ng lumba-lumba, nakarating ang munting sirena sa baybayin. Doon sa kastilyo ng prinsipe, habang pinagmamasdan ang nasirang barko, napansin ng prinsipe ang magandang may pulang buhok. Kaya patakbo niyang nilapitan ito. Ikaw, nagkita na ba tayo dati? Oo, tama. Hindi makapagsalita ang munting sirena, kaya inabot niya ang plauta sa prinsipe. Muling tinugtog ng prinsipe ang himig na tinutugtog niya sa barko. Tinangulang ng munting sirena ang kanyang ulo upang sabihin sa prinsipe na kilala niya ang himig na yun. Nakita kita noong tumutugtog ako sa barko. Narinig ko ang boses mo. Tapos ay niligtas mo ako mula sa pagkakalunod. Hinahanap nga kita eh. Sigurado ang prinsipe na siya ang nagligtas sa kanya. Ngunit ang naaalala niya ay isang sirena na may magandang tinig.
Sinubukan ng munting sirena na magsalita, ngunit walang lumalabas na boses. Akala ko sirena ka. Kaya naisip na lang ng prinsipe na hindi ang babaeng ito ang nagligtas sa kanya. Ngunit naawa pa rin siya at nagpa siyang tulungan ito. Dinala ng prinsipe ang munting sirena sa kanyang kastilyo. Pinag-utos ng hari na simulan ng paghandaan ang kasal. Ipapakasal niya ang prinsipe sa isa sa mga prinsesa sa barko. Walang magawa ang munting sirena. Hindi niya alam kung paano mapapaibig ang prinsipe nang walang boses. Naalala niya tuloy ang mga sinabi ng bruha. Dapat mong paibigin ang prinsipe sa loob ng 3 araw. Dahil kung hindi, sa bukang liwayway ng 4th araw, babalik ka sa pagiging sirena at kakalimutan na ang prinsipe magpakailanman. Mabilis na dumaan ang unang 2 araw, 3rd at huling araw na. Bukas ay ipapakasal ng hari at reyna ang kanilang anak na prinsipe sa prinsesa ng kalapit na kaharian. Kawawang munting sirena, hindi niya maipaliwanag sa prinsipe na sa totoo lang siya ang sirenang hinahanap niya. Ang tanging pag-asa lang ay ang mapatunayan ang labis niyang pagmamahal. Sa bukang liwayway ng 4th araw, lumuluha ang munting sirena sa labis na kalungkutan. At biglang may hindi inaasahang nangyari. Dumating ang kanyang mga kapatid sa Pampang at kasunod ang kanyang lola. Mahal kong apo, narito kami upang sirain ang sumpa ng bruha. Masayang masaya ang munting sirena, ngunit hindi niya maintindihan kung paano nila siya matutulungan. At biglang umahon ng kanyang ama, ang hari ng dagat. Hindi kinaya ng kanyang puso ang kalungkutan ng kanyang anak at alam din niya na walang makakahadlang sa tunay na pag-ibig. Mahal kong anak, ang gusto ko lang sa mundong ito ay ang kaligayahan mo. Sige na, puntahan mo na siya. Itinuro ng hari ng dagat ang kanyang salapang sa kabibe na hawak ng lola, kung saan itinago ng bruha ang boses ng sirena. At pinakawala ng hari ang boses ng munting sirena. Ang boses ko! Salamat po, Lola! Salamat po, Tatay! Mahal na mahal ko kayong lahat! Sa tulong ng balye ng si Himrom, mabilis silang lumangoy patungo sa barko ng prinsipe. Magsisimula na ang kasal ng prinsipe at ng prinsesa. Ngunit biglang napatigil ang prinsipe dahil naririnig niya ang magandang tinig ng munting sirena. Nang makita niya ang munting sirena na papalapit sa kanya sakay ng isang balyena, walang alinlangan na tumalon siya sa dagat. Sabi ko na nga ba ikaw yun? Sa tulong ng kanyang pamilya at mga kaibigan, nabawi ng munting sirena ang kanyang tinig at napaibig din ang prinsipe. Ngunit hindi na siya sirena. Itutuloy niya ang kanyang buhay bilang isang tao at namuhay silang maligaya habang nagpapalaganap ng pagmamahalan, kapayapaan at pagkakaibigan sa parehong lupa at dagat.